Naaapektuhan ka ba daw kapag sinasabi ng mga tao na wala ka na sa radar ng mga basketball coaches? Yung last year mo dapat sa UAAP na postpone pa, lalaruin mo pa ba ito? Or tatalon ka ba sa pro? Anong tunay? Since you last guested nga 2019 hanggang ngayong araw, so yung interval na yon, nakailang girlfriend ka na? Anong tunay? Meron ka bang willing i-name drop? Kung well, meron lang naman, sinadya mo ba na itago sa public at sa mga fans mo? Kasi parang wala kaming nababalitaan or nababasa na lately you've been linked with your co-host sa SNL at saka sa Gen Z. O, pangalanan na to guys, si Filomeno at saka si Melissa Jimenez. Ito naman ay nakaraan na, pero hindi pwede kasing hindi ko to itanong. So, derechahan na tayo. What was the score between you and... Pagtsaga niyo na si Ricci, buti nga nandito siya. Ang chusy naman ng mga viewers. Ayan. Hello, hello po sa ating mga tunay seekers dyan. Welcome back to another episode of Anong Tunay, your idol online tambayan, kung saan lahat na gusto niyo malaman dito lang exclusive at tunay na tunay. I'm your host, Mela Tunay. Good evening, Chi. Welcome back to Anong Tunay. Mag-hi ka naman sa mga fans mo. Meron tayong 722 viewers as of the moment. Hello, everyone. Second time ko ata talagang maayos dito sa Kumu. And second time ko rin sa Anong Tunay. And syempre, alam niyo naman pag Anong Tunay. Alam niyo naman yung bibig ni Mela, di ba? Walang... Pero honestly, si Ricci, hinamon niya ako. Sabi niya, Mela, ayusin mo yung mga tanong mo. Ayoko na madadaling tanong. Wow. Pakiayos yung sagot. Dapat yung manginig yung laman namin sa mga sagot mo. Naaapektuhan ka ba daw kapag sinasabi ng mga tao na wala ka na sa radar ng mga basketball coaches? Dahil syempre, ngayon, ang dami mong projects sa showbiz, di ba? So, anong tunay? Gaano daw yung nakaka-apekto sa'yo? Actually, hindi naman siya, it doesn't necessarily like affect me. Kasi, hindi naman nila alam, like, most of them, or some of them, pag yung mga comments about basketball, ganyan, nakikita ko na ang sinasabi nila nag-artista na kasi, or whatsoever. Guys, nagbabasketball pa rin naman ako ngayon. Though, wala pa talagang legit na, like, league. Diba? So, alam nyo rin naman, like, yung mga volleyball players, ano bang ginagawa nila? Ano ba ginagawa ng ibang basketball players? Nagkukumo kami. But, everyday. Diba sila? Mapost talaga sila kapag nasa labas sila or nagbabasketball sila or whatsoever. Eh, hindi ko naman siya think talaga na i-post every time na nagbabasketball ako. Diba? So, hindi naman ibig sabihin dahil nandito ako sa showbiz ngayon, lumipat na ako and iniwan ko yung basketball. So, if yung mga ganun, hindi naman ako masyado naapektuhan kasi alam ko naman sa sarili ko kung ano yung capabilities and ano yung stage ng basketball ngayon, kung ano yung meron ko pa. Pero siguro the better question is, kapag ba papipiliin ka? Kunyari, I'm sure hindi mo naman kailangan mamili kasi at the moment, yun nga, napagsasabay mo siya. Pero kunyari may isang malaking project pero meron kang isang game. Alin dun yung ano mo, pipiliin mo? Magde-decline ka ba sa project? Dahil syempre, firstly, athlete ka eh. May ganun ka bang mga ano? Or If like a project and then game, siguro kung pwede dun sa project na attendan ko yung game. Ano lang naman yung game, diba? Kung compromise. Pwede dun, oo. Eh di ganun na lang. Though, syempre, pagod sa akin yun and pagod yung... And yun nga, nakakahiya rin kasi mga compromise yung buong showbiz side. Like yung project. But, syempre, if it's for me, it's for me. Hindi, kapag hindi pwede, then I'd siguro choose basketball. Kasi... But without basketball, who's Ricci, di ba? Who's Ricci? That leads me to my next question. So ngayon, pandemic, yung last year mo dapat sa UAAP, na-postpone pa. I remember asking you nung last guesting mo kung ipopush mo pa yung lasting year mo. Pero hindi mo yata yung nasagot. Ang ginawa mo, naghubad ka, Chi. Yun yung time na naghubad si Ricci, kaya siya yung most viewed
guest ko sa Anong Tunay dahil sa kanyang abs reveal. But anyway, given that, kunyari, UAAP board will still allow you to play your final year, kasi syempre, excuse te, pandemic, lalaruin mo pa ba ito? Or tatalon ka na ba sa pro? Anong Tunay? Actually, it's really a big question right now. Kasi, though alam naman ng lahat, kasi sinabi ko naman sa lahat na I really wanted to play my final year with UP. And UAAP is really a big part, especially sa athletes like us na nasa universities. Kasi alam naman natin, iba yung atmosphere talaga ng UAAP sa ibang league, diba? Iba yung, sobrang iba yung hype, iba yung adrenaline na nadadala sa atin. I really want to give UP something na maaalala naman with me. Like with me, with the team. Kasi yung first year ko with them was I gave way in a way. Kasi mas pinili kong, syempre kausap ko yung mga coaches, alam ko kung ano yung role ko that year. And alam ko na ito yung mas makakabuti sa team. Instead of isipin ko yung sarili ko and think about me being, ay, hindi naman ako ganito maglaro eh, bakit ganito yung ginagawa ko? Yun, though hindi naman alam ng mga tao yun, but I don't have to please everyone naman, diba? Except... And you can. That's a fact though. Hindi mo naman siya magagawa. Except, syempre, yung team ko. So does that mean na, kunyari, 2023 pa matuloy ang UAAP o 2022 man yan? Lalaruin mo siya? As of now, kasi 2022 ang target daw. I'm not so push sure. Mo. 2022. Early 2022. So, sobrang iniisip ko talaga kasi if, syempre, target lang yun, hindi pa siya sure. If ma-postpone ulit, 2020, 2021, 2022, 3 years ako walang league na, ano. Pero kasi na ang tsaka, ang dami ko na rin in-interview ng mga parang senior sa UAAP, basketball, volleyball. Yung feeling na alam mo yun, nawala yung momentum mo na kasi tagal mo nakatenga. Sobrang dami, lalo yung mga etong previous draft, ang dami kong kausap dyan, ang dami nag-message sa akin, nag-ask if magpapadraft na ako and all. If ano daw ba yung dapat rin nilang gawin, kung may mga advice or whatsoever. Ang sabi ko lang talaga sa kanila is maglalaro talaga ako ng final year ko. Nasa sa kanila na yun kung ano yung choice nila. But sinabi ko naman na kung ano yung capabilities din nila, alam rin naman nila yun sa sarili nila. Though siguro naghahanap lang sila ng someone na mas makakapagsabi sa kanila na capable ako of doing this or that or whatsoever. Siyempre, iba pa rin Ricci Rivero. At saka, Chi, alam mo, laruin mo kasi sayang yung online recruita nyo kay, ano, kay CJ Cancino. Ano yan? Gusto mo makita kayo magkasama. Oo. Ito naman, kung magkakaroon ka daw ng offer to play internationally pero iiwan mo ang booming career mo dito sa showbiz, will you pursue playing as an import? Anong Tunay? I'd consider. Kasi, who doesn't want to play in a different country representing your country, diba? As an import. Kasi, dito sa atin, we look up to the imports eh. Na, kaya nga sila imports because they have something na kailangan ng team. So, if may offers na ganun, kung ikaw ba hindi mo siya tatanggapin, I was supposed to study in the States before LaSalle. Wow! As in, naka-inup na ako, naka-lineup na ako. Dahil nga, syempre, yung kapatid ko naman, dito ka na, sabay tayo, ganito kaya ako ba sa college, blah, blah, blah. Ito naman si Ricci. Sige, dito na lang ako sa'yo, blah, blah. Iniwan ko yung... And then... Ano talaga, si Prince talaga, may baong budol din talaga. Nadala niya yan dito sa kumu. Pag-alis ko ng LaSalle, may nakausap na kami ulit sa States. Tutuloy ko dapat yung college ko doon. But, hindi ulit tumuloy kasi ganun. Kinausap ko siya na sabi ko, Coops, gusto mo ba try natin? Magko-commit ako sa UP if magko-commit ka doon. Kasi try natin mabigyan ng championship since yung last is yung dad mo pa, sabi ko. So, what if? Sabi niya, di na bro, di na talaga and all. And then yun, nagsabi lang siya na game ako and
blah, 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 blah. So, natuloy naman. Ito naman, kunyari daw, matutuloy ang UAAP bubble this year based on the published lineup. Name your UAAP 2020 Final Four. Anong tunay? Actually, ito talaga yung year na sobrang excited daw. Kasi aside from last year ko siya, for me, ito yung best UAAP na makikita ng crowd. Na lineup-wise, the talent-wise, and syempre yung eagerness ng lahat ng players and yung excitement ng crowd. So, for me, in-expect ko talaga na ito yung making best na UAAP. Lahat ng teams talaga are capable of making it to the Final Four. Na, syempre, andyan dyan yung UP. Hindi ko natatanggit dyan. Ateneo, syempre, kasi lahat ng players nila nasa bubble ng Gilas. Lasal, I think, Lasal. And you, and your FEU, I think. FEU. Pwedeng FEU. FEUST na suspend. UP, Ateneo, Lasal, and FEU. Apart from the team, name your all-time dream team first five daw na gusto mong makalaro. Isama mo na kung sinong coach ang gusto mo. Anong tunay? Kasama ako dun si Lima. Siyempre, team. Oo. Siguro ako, Ben Ambala. Si, third D. I'd put third D. Thomas Jeron. Wow! Thomas Jeron. Wow. Taray, parang ano to ah. Lasal All-Star with a twist. Iba yung natuturan ko rin dun sa dalawang senior ko. Oh, grabe yung lineup nyo na yun. Which is magiging biased din naman yung ibang players. Kasi kung sila yung tinanong, syempre dun sila sa taong alam nila, like, may tiwala sila talaga when it comes to basketball and all. So sabi dito, you were once again hailed as the most talked about Filipino athlete. At hawak mo daw ang title. Grabe talaga. Kala mo talaga title pang Mr. Universe. Title na ito since 2017. Is this a conscious effort daw ba to stay current and in the news? Kumbaga, nasa radar ka pa rin ng mga, you know, sports world dito sa Pinas. At anong pakiramdam mo na dinaig mo ang mga NBA teams, pati si Pacquiao, sa pinag-uusapan ng mga Filipino when it comes to sports taon-taon? Anong tunay? Yun, una kakabash niya yan, guys. Nakatulan mo ba? Pinakulang mo lahat. It's not naman like a conscious effort for me to stay there. But I just try every time na may free time talaga ako. If kaya naman, why not talk to the people who's been supporting me for years, diba? So, tinatry ko lang as much as kaya ko naman to either communicate with them or parang give them something na para mapag-uusapan namin. Oh, ganun na rin yan, communicate. Oo, laging trending yung Ask Ricci mo. Eh, kasi puro yun yung request eh. So, hindi ko nga alam kung bakit paulit-ulit din naman yung tinatanong nila. Ibahin niya daw. Oo. Pero yun, nabanggit mo kanina mga bashers. What is your stand when it comes to replying to bashers? Like, as a big athlete that you are. Ako kasi, nung unang part, medyo na-affect pa ako, but inisip ko rin nung medyo tumatagal na, na parang yung mga bashers, meron din naman for sure silang napapansin kaya sila nagaganyan. Either may mali ka talaga or wala lang silang magawa. So, ano yung pinaka-na-bother ka na sinabi sa'yo ng basher? Yung pinaka-na-bother ako siguro nung issue with Lasal na nasabi nila nga na since tumabas yung issue na with may drug related and all or may something with Lasal, as in sinabi ko agad, as in sumagot ako na parang hindi mo naman alam yung totoong issue and I know myself kasi kaya nga ako nagpost ng drug test na result. 3 months yun, so 90 days if biglaan na ganun tapos 90 days yung covered nung drug test, siguro naman nagpositive ako if talagang nagtake up for one. Diba? But the fact na hindi, pinost ko naman yung mismong ano. Tapos sinasabi nila na dahil yan sa family, ganyan siguro yung family niyan. Ganito, like na the judge na lahat. For me, it's not something na dapat niyong pakialaman if
in the first place, hindi niya pa nga alam yung totoong story, diba? Ito naman, Richie, at one point, since last year until ngayon, laman ka ng EDSA, diba? Lahat ng story ni Jory, puro billboard mo sa EDSA. Diba? Sa EDSA, sa mga mall, left and right ang mga billboard mo because of your multiple endorsements, diba? Ano daw na feel mo when it seems na isa ka sa most in-demand endorser ng bansa? Anong tunay? Mas marami ka pa endorsement sa mga artista. Yung sa akin, una, nakaka parang overwhelming. Inisip ko talaga siya na what if may ganito, what if may ganyan. But inisip ko lang siya, hindi ko ginawang goal na ito yung gusto ko for myself, ito yung ganito, ganyan. Kasi una, hindi nga ako ganun ka-comfortable na nagpa-picture. Yun, ewan ko, basta mas feel ko lang ng ganun. Congrats na lang natin si Richie dahil sa kanyang napakaraming achievement. Diba? Pero ito, give us 5 celebrity accounts daw that you stalk on Instagram. Anong tunay? Celebs or athlete? Bahala ka na. Daniel, sa akin, Catherine, given. Daniel, Catherine, dalawa na yun. Kasi nag-aabang ako mag-post si DJ kasi minsan lang siya mag-post. Oo, no. Kala ko nga dati, dump account yung account ni DJ. Walang post yung account. Ang dami yung accounts dati. Hindi ko talaga alam actually kung ano yung kanya. Tapos minsan, di ba, blurred yung mga pictures. Oo nga, ipa-mysterious din. DJ Payami. nung deliver ni Sofia Andres kasi ang cute nung bat. Yun. Tapos saka yung guy niya kasi yung guy niya yung mahilig mag-post dun sa bata. Ang cute nung bata, hindi ko alam kung bakit, pero ang cute. Ay, pangalan nun, Zoe ata. Sino pa ba? Mga celebrities na gandang-ganda ka tapos kapag ka, minsan kasi hindi naman feel ko si Rich hindi siya nagsustok eh, pero yung tipong maladaanan niya sa page. Uy, parang ganda nito. Tsaka mo i-check. Sino yung mga celebs mo na gano'n? Lately lang yung si Julia Barreto. Kasi diba nag-post siya about sa kanila ni Gerald. So, kinonfirm lang. Kamusta? Now, we move forward sa mga personal questions, Chi. Total, sinabi mo. Gusto mo, may hirap. Ayan. So, simulan na natin. Since you last guested nga, 2019, early part yun ng 2019 eh, hanggang ngayong araw. So, yung interval na yon, nakailang girlfriend ka na? Anong tunay? Girlfriend, like, official kasi, hindi ko for sure wala. Kasi, sinabi ko naman to sa inyo guys, ever since, na if magkakaroon ako ng girlfriend, tapos magiging official between the both of us, sasabihin ko naman, di ba? Kasi it's not something na itatago mo. Wala, guys. Dalawang taon, Chi. Wala. Malay sa pangalang ex ko, eh. Date. Date ka. Mga, like, I've dated few. Few. May kilala ba ako sa few? Pwede. Meron. Ilan muna? Una yung quantity. Nakailan tingin mong na-date ka since ako kasi, nag-date ako na date if it lead up to something. If hindi, hindi talaga ako yung, like, wag na tayo magsayang ng oras. Kasi, guys, hindi nyo nga ako makikita na talagang, like, ako and my girl na, like, kami or whatsoever. Kasi nga, hindi ako yung maano sa labas, yung kain tayo or what. Pero yun, may mga nakasama, nakadate naman ako nung 2 years na yun. Hindi ko na matatanungin kung sino-sino silang lahat. Pero, Chi, baka naman may kakilala naman ako dyan. Wala ba? Para may mapag-usapan naman tayo tonight. Date lang naman eh. Meron ka bang, willing i-name drop? Kung wala. Meron lang naman. Wala. Ito na lang, follow-up question. So, since you mentioned naman, nagde-date ka rin, di ba? Sinadya mo ba na itago sa public at sa mga fans mo? Kasi parang wala kaming nababalitaan or nababasa na nagde-date, ganyan. So, hindi ka ba daw proud kahit sa hindi pa official? Kumbaga, nililigawan pa lang. Hindi ka ba daw proud? Anong tunay? Siguro the fact na nag-date kami
hindi, it's not something usual to me na yung lumalabas with someone, lumalabas with ano. It's something for me na napapa-feel ko rin naman in a way. Though alam rin naman nung mga nakakausap ko na hindi talaga ako yung very outgoing person unless yung mga relax na mga trips. Unless ganun talaga. Oh, kasi mas maganda na ako yung mga nature, mm-hmm. yung mga kung ano-anong travel. Pero for me, it's not something na ipopost mo. Kasi alam mo naman yung mga tao, ang dami agad criticisms, ang daming nasasabing masama both parties. So bakit mo papaabutin sa ganung point if wala pa namang official? Alam mo minsan, kapag kayo mga, kunyari, bachelor, parang yan, si Ricci, diba? Sobrang dami niyang fans. Kawawa kayo mga nadyodowa nila. Kasi diba, ang daming mga siniship kay Ricci. So sometimes, the girl that, you know, they end up with or they date, grabe mabash kasi may iba silang gusto para sa kanya. Pero syempre yan, sabi naman ni Ricci, hindi niya daw itatago sa atin. Isisikret niya lang. Speaking of dates, dahil nabanggit mo naman na malabas ka, di ba? Naghahanap ka rin ng mga, hindi naman naghahanap, pero open ka naman sa mga meeting friends and potential partners. Kamusta ka ba daw manligaw? Anong tunay? Ako, feel ko sweet, ma-effort. Ma-effort ako eh. Bakit lahat ng sagot mo, kine-question mo? So kapag ba, kunyari, may nililigawan ka, tapos, let's say, pagod na pagod ka, basketball, tapos nag-ano ka, nag-shooting ka, pero may special, kumbaga special date yung araw na yon para dun sa nililigawan mo, would you still make an effort na kahit pagod ka, basketball, nag-shooting ka, gagawa ka ba ng effort para dun sa girl? Oo naman. Sa friends, okay. Gumagawa ako ng ano eh, paraan eh, sa girl pa. Wow. Mother boy. Grabe naman kayo, Ricci Rivero. Ito naman ay nakaraan na, pero hindi pwede kasing hindi ko to itanong dahil ang daming mga tanong din about this. So, diretsahan na tayo. What is the real score? What was the score between you and... Sino kaya? Ang dami kasi eh. Mika Reyes. Anong tunay? Kay Mika, hindi kasi kami nag-abot like abot talaga sa Lasal. Saan lang kayo nag-abot? Hindi, ano, kakagraduate ko ng high school, pag-graduate siya ng college. Oh, totoo ba? Oh, 2016. 2016 ka pa lang nun. Oo. Oh. Season ano ka? 78? 9? Hello, oh my God. Bata mo pala. 59 namin. And the first meet ko siya, ano sabi mo? Tipsy pig. So tipsy pig talaga. Ano ang real score? I'd say merong friendship nung time na yon. Pero hindi naman umabot sa parang like yung may thing. Hindi naman ganun. Hindi kayo nag-aurahan. Medyo wala pa akong alam nun, guys. Kasi high school ako, hindi ako lumalabas. Kahit outside Lasal, like kayo ni Mika, ano ba kayo? Nag-date ba kayo? Alam mo yun, nagustuhan mo ba siya? Nagustuhan ka ba niya? Siyempre, hindi mo naman pwede sagutin for Mika. Pero for you, nagkaroon ka ba ng idea na, uy, si Mika Reyes, parang okay siya. Si Mika, okay siya. Kasi mabait si Mika. Tapos, family-oriented si Mika, diba? Tapos, alam niya yung priorities niya. So, ganun. Kasi si Jerome, alam ni Jerome kung ano yung mga Nagkamagbasa, hindi ko nga binabase. So, may nakapagbulong sa akin about champorado. Ano yung champorado? Anong kwento about doon? Ano yung makapagbulong sa inyong champorado? Hindi ko alam. May nagbulong. Ikwento mo na lang. Para hindi na bulong. Champorado, mayroon lang nagsabi na, kasi yun yung time na close na kami, ata. Sino? Tapos, kilala ko rin, close mo rin. Oh. Na sabi niya, nagki-crave si ganito ng champorado. Sabi ko, as in, bakit naman nasabi sa akin or bakit naman umabot sa ganito? Basta ganon, nagsabi siya na gusto niya yung champorado and all. Nakilala natin, pero hindi si Mika. Hindi. Okay. So may nagsabi sa'yo na si Mika ay nag-shave.
Nag-crave ng champorado. Nag-crave or favorite yung parang ganun yung nagsasabi. Tapos, so, madaling araw yun. Nagkanap ako na parang, sino nang gagawa ng champorado? Naka-dorm ako. Wala naman ako. Wala kang nakikita nila ako. Madaling araw, nagagawa ng champorado, diba? So, naghanap ako ng someone na parang sino marunong gumawa ng champorado or blah, blah, blah. Pero bakit mo naisipan bigyan siya ng champorado? Ako ba 'di pag sinabi ko nagki-crave ako sa, ng lugaw mamayang alas 3, gagawa mo ba ako, kukunan mo ba ako ng lugaw? Kasi palagi kami magkasama, palagi nandoon siya, palagi ewan ko. Bait kasi, naman. Virtual, diba? Nire-recruit pa lang si John Vic, yung mga ganun. Ah. Yung pinag-uusapan namin doon. Sabi ni Kim, nang chacharot ka daw. Chacharot ka daw. To make it clear, there is no score. Kaya, tropa lang sila ni Mika. Tropa-tropa. Kung nakikita niyo close sila recently, pasensya na kayo. Bigla kasi yung, as in, biglang stop. Kasi nung nalaman ko na nag-usap sila ni Jerome, as in, ako, siyempre, respeto dun sa lalaki din. Respeto dun sa relationship o kung ano man yung... Yun, sabi, nag-stop talaga ako. Tapos... Bakit? Paano kung friendship lang naman? Ba't ka naman magsa-stop kung walang... Pwede kasi siyang pagkusan ng selos. Misinterpret. Pwede naman. Like, ano bang mawawala sa akin kung magsa-stop ako, diba? And mas makakabuti pa nga yun kasi, like, alam ko yung limits ko. Lalo kapag yung may ganong may kausap. Lately, you've been linked with your co-host sa SNL at saka sa Gen Z. So, yan ay, pangalan na to, guys. Si Filomeno at saka si Melissa Jimenez. So, sabi dito, part daw ba sila ng iyong mga na-date or mga naligawan or is there something special ba sa inyo? Anong tunay? Yung dalawa hindi naging part nung date or whatsoever. Ang dating but, pool, ang dami. Pero si Chi kasi, close kami ni Chi simula nung SNL. Pero yung last part na kasi nung SNL guys, wala talaga ako, maniwala kayo sa hindi, wala talaga akong kinakausap aside from sila Donnie, sila Jake. Kasi nahihiya ako. So wala talaga. Kasi kahit magkakasama kaming lahat, kahit kinakausap nila ako, opo, ganun lang ako sa isang side lang ako. Sobrang, actually, ganun talaga pag hindi ko close eh. Oo nga, naalala ko nung nag-event tayo dati sa F1. Sabi ko, lang tayo mikto ba ni Ricci, nasa gilid lang siya. Parang hindi siya si Ricci Rivero, guys. Para siyang yung classmate niya na bagong dating lang. Ganun talaga siya. Kasi yung last na part, last na, ano tawag dun? Basta yun. Last na ep na ginawa namin, nag-aya pa silang kumain yata, parang ganon. Sila nila, Riva. Tapos, hindi ako sumama kasi nga nahihiya nga ako, so ba't ako pupunta, yung mga ganon yung sa akin. And then, after no, nagkaroon lang ng parang after party, magkasama kami. Yun, si Chi yung talagang naging ka-close ko doon. Yun, eh, since may Gen Z, doon kami talaga mas naging close, na parang, kasi, dami so, niyo ang TikTok. Kasi time na board kami, wala kami ginagawa sa lock-in. Sabi ko sa Asia, nood siya na nood ng TikTok. So ako sabi ko, TikTok nga kaya ako ulit? Sabi ko ngayon. Try lang ako. Si Chi pala nagbalik sa'yo sa TikTok world. Nanonood kasi siya ng TikTok palagi.